Yo, what's up, Pishkada? Nagbabalik. Isang magandang araw sa inyong lahat, mga kapishkada, no? So, ayun, andito rin ulit tayo ngayon sa Cartimar, no? Ayan, sa likod ko sa Aqualand Dali. So, for today's video nga pala, guys, no? Sisilipin natin yung mga aquatic fish dito, lalo na yung saltwater fish, no? At yung kanilang price. So, syempre, bago yon, eto, kasama ko si Kuya Pipito, ayan, no? Yung napakabait, ayan, yung nagtitinda ng mga merienda dito, yung mga, ayan, no? Kwek-kwek, at sa kahit ano. Punta kayo dito at modern na kayo kasi yan. Kuya, anong oras ka naglalabas dito? Mga anong oras ka? 1:30 ng hapon. Ayan, nandito na si Kuya. Lagi-lagi nandito dito. Tapat lang yan ang Aqualand. So ayan, no, kung bago kayo pumunta dyan at nagugutom kayo, no, may mga drinks din dito. Tapos ayan, nagluluto si Kuya ng mga chicha dito pang merienda rin, no, para iwas sa gutom. So ayan, bisita kayo at ayan, hanapin nyo si Kuya Pipito. Napakabait. So ayan, tara, let's go! So ayun mga kapisyada, no, nandito tayo sa stall number 8 at kasama natin yung ating kaibigan, eto Pacquiao, ayan. So sa title natin, no, nakita nyo naman at ito nga yung mga saltwater fishes dito, at sisilipin natin yung price range nila at kung ano yung mga klase na nandito. Ayan, nasa likod ko. So paturo tayo, hingi tayo ng tips and advice para sa mga newbie na gaya ko, no, kung magsasaltwater fish tayo. Let's go! So ito mga kapisyada, no, stall number 8, ayan kung saan nakikita nyo yung mga saltwater fish na galat, ayan. So tanungin natin kung ano yung mga klase nila, price list, no, syempre. So ayan, may nakita tayo ditong puffer fish, no. Magkano nag-range ang price niyan, puffer fish niyan? 300 lang. 300 lang ito. So mga kapisyada, mapapansin nyo pag saltwater fish, no, napakamumura, no. So totoo ba yan talaga kayo na ano? Na mahirap mag-alaga ng saltwater fish? Hindi naman mahirap yun pagka mandala yung kalisa ng tubig. Sa umpisa lang mahirap yan. Sa umpisa lang mahirap? So, sa umpisa ko sa mag-agamit, mabilis lang. Mabilis lang, no? So bukod dyan, ayan, may makikita pa tayo dito. Ano, ito yung ganitong klase ng isda, ano to? Powder brown tank. Powder brown tank. Yun. So bago lang kasi tayo sa saltwater kaya wala pa tayong idea. So mga magkano nag-range nung 200 lang to? Sabi mga kapiskada, walaki na, 200 lang. Tapos, eto, meron pa sila ditong lion fish. So, magkano nag-range to? 500. Pero wag kayo magbibiru-biru basta dyan. Kasi syempre yan, sa mga hindi nakakaalam, itong lion fish, may taglay na lason din yan, di ba? Yan, medyo doble ingat. Tapos, eto, sa mga nakikita nyo rito, yung mga to? Anemone. So ayan, ito kung saan na binabahayan at tinatagol niya ng mga clownfish, no? So ayan, ayan yung nakikita yun ng parang sasayaw-sayaw. Ayun, no? Ayun, no? Mga kapisgada. So yun, sarap na sarap siya ron nasa loob, eh. Yung clownfish na yun, no? Magkano na nag-raise yung mga clownfish na ganyan? Magkano na kami? 70. Yung malaki na yan, yung nakatago na yan. 150. Tapos meron pa tayo dito nakitang ano? Ayan, no? Emperor Blue, magkano naman yan? 500 mga kapisyado, ayan, wala yan. Emperor Blue. So, napakaganda talaga ng saltwater. Tapos, itong ano to. Yan yung ano na yan. Spotted Grunt. Spotted Grunt. Magkano nag-range yung ganyan? 300. Napakamumura talaga ng mga saltwater dito mga kapisyado, no? Yung mga parang schooling kung lumangoy. Itong mga ito yung sama-sama. Mga ano pangalan yan? Green Chromis. Ayan, o. 30 pesos each lang to. Ayan, mura lang dito. Ito kaya yung malaki na yun, yung parang malaki yung uso na yan. Trigger fish yun. Trigger fish.
Ayan, mga magkano naman to? 250 pesos lang. So napakamumura ng mga isda nila dito. Ayan po mga kapisyado. Ayan o. So nagkalat yung mga klase ng mga isda dito. Tapos, ito pa o. May mga snail pa sila dito. Ha? Turbo snail. Ito sa mga naglulumot. Ayan yun. Magkano nag-raise to? 5 pesos lang mga kapisyada. Ayan, pag nag-salt water kayo, syempre kailangan. Merong mga naglilinis din, no? So, it's copper ban. Copper. Ayan. Ayan po. Ito, itong stripe na to. Sailfin. Ha? Sailfin. Sailfin tang. Sailfin tang. Ayan, ngayon lang kasi natin narinig yung mga pangalan ng salt water. Wala pa tayo idea. So, ang gaganda talaga. Grabe. Para ka nasa, ocean park. So, grabe. Ito yung pula na yan. Ito. Ito yung parang straight na yun. No? Anong pangalan yan? Hindi pa rin nabisado. Sobrang dami ng species mga kapiskada. No? So, ang hirap din kasi na kasi bibihira din talaga yung mga salt water na nag-aalaga. So, ayan o. No? Basta ito, nag-range yun ng price na ito mula dun sa 50 pataas. Yung price depende rin sa laki. So, kung bibisita kayo. Yung pinakamahal daw dito is yung Sidori, no? 1.5. Yung nakaraan, meron tayong naabutan dito, di ba? Ayan, o. No? Ito, itong itim na to, Kiao. Anong isda to? Yan, yung itim na yan. Domino. 50 pesos lang yung mga kapisyada, ayan, o. No? Tapos itong clownfish na yun, yung malaki na yan. Yan. 350 yung malaki na yan. Ha? Maroon clownfish. Maroon clownfish, ito mga kapisyada, yan. Maroon clownfish, sabi. Grabe, maganda. Ayan, o. No? Silip ko muna tayo yung iba. Ayan. Tapos meron pa tayo na sipat dito. Ito. Yung pagganda late na parang janitor fish daw to. Pero ano pangalan ito? Blaney. Ha? Blaney. Opo. Blaney. Ay magkano naman yan? 50 pesos ito mga kapiskada. Blaney. Ayan o. So comment down below na lang kung tama yung mga sinasabi namin pangalan. Kasi hindi rin kami masyadong pamilyar at hindi ko lahat din kabisado lahat ng mga to. Kasi bibihira rin talaga ang nag-aalaga ng salt water. So itong mga mahaba na to, anong pangalan yan? Anong gobi? Gobi? Magkano naman yan? Ha? 50 pesos lang yan. So ayan, nakita niyo mga kapiskada community eh. No? Tapos tanongin natin si yung kaibigan natin si Pacquiao, no? Hingi tayo ng tips and advice kung paano mag-start ng pag-salt water fish, no? At kung ano yung mga dapat gawin at i-prepare bago kayo mag-alaga ng saltwater fish. So ito mga kapiskada, no? Ito yung mga ibang accessories dito pag mag-start kayo na mag-saltwater. Siyempre, unang-una na dyan, ito. Yung white sand natin. Kaya magkano nag-range yung white sand na to? 100. Itong parang 1 kilo to, no? 1 kilo, ayan, no? 100 pesos. Tapos ito naman yung mga crushed corals. Mga magkano to? 100 din. So, 100 lang pala ito mga kapiskada ito. So, napakaganda rin yan kasi syempre yan, nakakapagdagdag din ng pH pagdating yan sa saltwater fish. Tapos, kung magtatanong kayo, ito, kung para saan ito, ito yung saltwater. So, hindi ito yung literal na talagang asin na nandyan na nabibili sa market, no? Ito para sa saltwater fish to. Pero, syempre, may procedure din kung paano ginagawa yan kung wala kayong saltwater, no? Ito naman yung mga diet ng ating mga isda dito, yung mga saltwater fish, ayan. So, ito na yung price, 450. So, ayan, sabi ni Tropa, no, itong mga anemone ito, ang kinakain daw niyan is yung mga hipon, tama ba? Tapos, ito yung mga pagpapakain daw nito, yung tamang feeding nito is once a day lang, mga kapisyada. So, number 8 yan, kung gusto nyo bumisita rito at silipin yung kanilang saltwater fish, ayan. So ayan, bibigyan kayo ng discount ni Pacquiao, hanapin nyo lang to. Pacquiao, yung kaibigan natin yan. So ayan. So kung gusto nyo mag-start at nagpa-plano kayo ng saltwater fish, eh pwede kayong lumapit dito sa kaibigan natin to dahil para ma-advise kayo at maturuan din kung paano mag-start ng saltwater. So ngayon, pag-uusapan natin, yun nga, paano nga ba yung pagsisimula ng saltwater fish, no? So, kaya ano ba yung mga dapat nilang gawin pag magsisimula sila mag-saltwater fish? Oxygen, anong kailangan na gagamitin nila, yung mga accessories muna, yung mga kailangan sa pag-salt water? Hang-on filter, so yun. Skimmer, yan na, number 1 yan, skimmer. Ito, wave maker. So, ito mga kapiskada, yan o.
So yung wig maker naman, trabaho niya yun niya para magkaroon ng tulak nung sa ano niya dito sa flow ng tubig niya para talagang hindi siya ano lang no. Kasi nag-wave din sa loob ng tank. So parang dagat din talaga. So wave maker, skimmer, tapos ayun yung hang-on filter. Tapos ano pa, ilaw yung lights. Ano bang kailangan ng lights na maganda diyan? LED. Ayan, yung mga yun mga kapiskada, yun, mga LED. Ano naman, pag bumunta kayo ng Cartimar, no, dito sa Aqualand Alley, no, mga kapiskada, eh, may nabibili naman dito na salt water, dyan lang sa may kahilera lang neto, di ba? 150 pesos yung 10 gallon, yung salt water, no? Ibig sabihin, kung bumili kayo ng tubig dyan, sa, dito rin sa Aqualand Alley, na salt water, stall number 1, ayan, so... Mas maganda kasi kung i-cycle nyo muna, parang fresh water din yan eh. Cycle nyo muna bago kayo bumili ng ano, ng isda. So, sa salt water naman, ayun, nakikita nyo. Diba, pagka bukod sa napakamura, eh, talagang napakaganda naman sa mata. So, yan, talagang mawiwili ka rin talaga. Marami nagsasabi, mga ano daw eh, mahirap mag-alaga ng salt water, matrabaho. Hindi naman. So, basta kompleto sa gamit at syempre, tamang impormasyon pag mag-i-start ka ng salt water fish, no? Yun. Pag bibili kayo, acclimate din. So, ayun. Kasi ako, wala pa rin ako idea sa pag-alaga at saka pag-maintain ng salt water, no? So, pero itatry din natin yan soon. Bukod sa napakaganda, mga kapiskada, yan, no? So, ito mga kapiskada, no? Ito yung kanilang setup dito. Yung 7,000. Pero complete set na siya. Kasama na itong mga Nemo na yan, yung mga clownfish. And then yung Blue Emperor, tsaka ito. Ayan, yung nagtago. Tapos ayan, oh, meron na rin siyang mga anemone dyan. Tapos ayan, may maliit na rack dito. Ayan. So kasama na rin dito yun. Isang set na siya. Pati itong mga powerhead na yan. So ayan, oh. So sa mga gusto at nagpaplanong bumili at gusto mag-alaga ng saltwater fish, ayan. Bisita kayo stall number 8 at hanapin nyo lang si Pacquiao. Ayan. Ito pa yung mga ibang pagpipilihan nyo ulit. So yo mga kapiskada, no, isang disclaimer lang ulit pagdating sa salt water, aminado po tayo, baguhan lang tayo, wala pa tayo halos gaano talagang idea pagdating sa salt water, pero ayun, sinaga natin na magbigay sa inyo ng tips and advice, at syempre yun dun sa shop na napunta natin, si stall number 8, no, sa kaibigan natin si Pacquiao, no. So, hindi pa rin siya ganun ka-ano, ka-acknowledge dun sa mga info, pero alam ko naman hanggat maaari talaga, eh, nakapagbigay din siya kahit papano ng mga informasyon, no, lalo na kung sa pagsisimula ng salt water. So, ayun, no, dito ko natatapusin yung ating video, no, so, kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share, and subscribe, at click mo na rin yung notification bell, syempre, para maging updated ka dito sa Cartimar lagi, ayan, no, so, para hindi mo ma-miss yung mga price range at yung mga pagbabago at mga kaganapan dito. Let's go!